Sir, sa ibang paksa naman, suporta naman sa lupang sakahan, in-extend po ng pamahalaan ang moratorium sa pagbabayad ng utang ng mga ARBs at yung IRR ng New Emancipation Act. Ano ba ang mga sugestyon ng AGAP party list po doon? Alam mo, napakagandang programa yan ng ating mahal na Pangulo. Una ay pinatigil niya ang pagbabayad, pati ang interest para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pangalawa, hindi lang sinuspend. Gumawa pa kami ng batas at inaproba ng ating mahal na Pangulo, yan ang kanyang priority bill, na-condone na ang lahat ng utang ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Yan, napakalaking tulong doon sa mahigit 6,000 mga magsasaka, sapagkat hindi na nila po problemahin ang pagbabayad doon sa kanilang utang, at ang kanilang mapapagbuti na ay talaga yung pagtatanim, pagsasaka, pag-alaga ng hayop, sapagkat hindi na nila problema yung utang nila na nagpapahirap din sa ating mga magsasaka. At least kung sa ganoong paraan ay napararamdam ni Pangulong BBM, lalo pat birthday ngayon ng ating Pangulo, at hangad niya ang masaganang ani at masaganang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ayan, ako naman yung naniniwala na napakaganda ng hangarin ng ating mahal na Pangulo. Siya lang yung Pangulo na humawak dito sa Department of Agriculture. Pagkat sa laki ng problema ng sektor ng agrikultura, presidente lang talaga ang makakasolusyon sa nagpapahirap sa atin. Unang-una na yung smuggling, hoarding, profiteering, cartel. Kaya kaagad, ginawa niya rin priority bill yung amendment ng Anti-Agricultural Smuggling Act. At kasalukuyan ay nasa technical working group na dito sa amin sa Kamara, may mga panukala tayo, meron din sa Senado na ika nga nasa second reading na for approval. Ako yung naniniwala, within this year, lalabas yung batas na yan. Ang pakiusap ko lang doon sa aking mga kasama, sundin na nila yung gusto rin ng ng Senado, sa pangunguna ni Senator Villar at saka ni Senator Amy Marcos, na pati Senator Tolentino, na merong council na maraming miyembro ay galing sa sektor ng agrikultura, at magkakaroon ng task force na siyang manghuhuli, mag-iimbestiga at magpapile ng kaso. Hindi katulad ngayon na ang custom lamang ang nag-iimbestiga. So walang nangyayari for the last 7 years. Dito, dapat yung task force, wala silang isasamang taga-custom. Yan ang mahigpit yung tinututulan doon sa Kongreso. Ang problema, hindi ko maintindihan bakit yung hinuhuli at iniimbestigahan, dapat independent yung task force, ay pilit nating nilalagyan ng taga-custom. Ang mangyayari niyan, nagpa-plano pa lang, nakapuslit na yung ating mga smuggler. Hindi natin may alis na binigyan na sila ng pagkakataon for the last 7 years. Walang nahuli, walang nakasuhan. May nakasuhan ay puro dismiss. So, kung gagawa na naman tayo ng batas na hindi magiging epektibo ang enforcement, magiging useless na naman ito. Kaya sana yung council, yung task force, may special prosecutor, merong court na maglilitis dito sa smuggler, hoarders, profiteers, cartel. At ako'y naniniwala, magkakaroon ng banibagong pag-asa kaming nasa sektor ng agrikultura. At tingin ko ay darating ang araw dito sa panahon ni President BBM, magkakaroon tayo ng sapat na pagkain at bababa ang ating bilihin. Alright, yan din po ang hangarin natin. Lahat ng mga Pilipino, Congressman Nick.